Kumusta mga kabasketball? This is Flip Trendz Channel. PBA updates tayo sa ngayon. Poy Erram, papuntang Tolentex ay naaprubahan na. Dalawang rookie ng Barangay Ginebra ay pumirma na ng kontrata. At si Sol Mercado, makakahabol pa ba sa Ginebra? Tara na't sabay-sabay nating pag-usapan yan mga kabasketball. Pero bago natin yan simulan, kung bago ka pa lang sa video na to, please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel para updated kayo palagi sa basketball at sa mga bagong video ko. Yun nga mga kabasketball, ang trade request nga ng Tolentex, Blackwater Elite at Enlex Road Warriors ay naaprubahan na nga. Poy Erram to Tolentex, Marion Magat, Ed Dakiwag plus 2 future first round pick to Blackwater at si Anthony Semerad naman plus 2 future pick ng Blackwater Elite including Tolentex katropa ay mapupunta naman sa Enlex Road Warriors. Kahit kanino itanong mga kabasketball ay lamang na lamang talaga ang Tolentex sa trade na yon. Imagine mga kabasketball, ngayong papasok na konferensya, lalong-lalo na ay wala ngang import. Jason Castro, RR Pugoy, Ray Parks Jr., Troy Rosario at Poy Erram. Grabe ito mga kabasketball. Sigurado ako na isa ang Tolentex sa may deadly starting lineup ngayong papasok na All Filipino Cup. Lalong-lalo na pag bumalik pa ang laruan ni Ray Parks tulad nung nasa alab pa siya. Nagsalita naman si Coach Henkiao sa pagka-trade ni Poy Erram. Dahil kung siya lang daw ang tatanungin ay ayaw niyang mawala si Erram sa team. Kaso lang ay hindi daw siya ang may hawak ng management ng Enlex Road Warriors. At punta naman tayo sa Barangay Ginebra mga kabasketball. Dalawang rookie nga ng Ginebra ay pumirma na ng kontrata sa kanila. Si Jeric Balanza at Alvin Tolentino pumirma ng 1-year contract as a rookie. Sigurado ako na patok ito sa rotation ni Coach Tim Cone. Lalong lalo na itong si Balanza. Ngayong wala nga ang kanilang big man na si Greg Slaughter ay posibleng mabigyan din ng playing time itong si Tolentino. Aminado tayo na hindi naman siya ganun kagaling maglaro. Pero konting hugot lang yan ni Coach Tim Cone ay mahahasa din yan. At ayon nga sa kumakalat na balita ay hinahabol daw makuha ulit ng Barangay Ginebra itong si Sol Mercado. Dahilan kung bakit balak nilang kunin ulit itong si Sol, ito'y epekto daw ng pagkawala ni Greg. Ayon nga daw kay Coach Tim Cone ay makakatulong sa kanila itong si Sol sa depensa ngayong wala nga si Greg. Aminado tayo mga kabasketball, hindi man ganun kataas ang height ni Mercado pero masipag ito maglaro. Lalo na sa depensa. Yun lamang sa ngayon mga kabasketball. Sa tingin nyo, patok ba sa rotation ni Coach Tim Cone ang dalawang bagong rookie nila? At payag ba kayo na bumalik ulit sa Ginebra si Sol Mercado? Comment nyo na lang sa baba mga kabasketball at babasahin natin yan. Pero bago nyo lisanin ang video na to, ay huwag nyong kalimutang mag-iwan ng like, subscribe para updated kayo palagi sa mga bagong video ko. This is Flip Trendz Channel. Salamat sa panonood!